Kung may parin sa US presidential election, wala pa rin idideklarang nanalo sa halalan dahil hindi pa tapos ang bilangan. Pero si US President Donald Trump, nagbantang dadalhin sa Supreme Court ang presidential elections. Kunin natin ang detalye at sitwasyon mula kay ABC New Jersey Bureau Elie Aguilar. Elie. Magandang gabi, Vic. Good morning dito sa US. It's 6:24 na Miyerkules ng umaga. At hanggang sa kasalukuyan ay kulang pa rin o hindi pa kumpleto yung 270 electoral votes na kailangang makuha ng dalawang o ng isa sa mga kandidato. So far, si Biden ay nasa 224 electoral votes na. Kulang pa siya ng 46 votes. At si Trump ay nasa 213 pa lang. Nangangailangan pa rin siya ng 57 votes. Dahil dito, nagbanta si Donald Trump na dadalhin niya sa Korte Suprema ang presidential election nito. Sa kasalukuyan eh wala pang nakikitang mga paglabag naman ang mula nung magkaroon ng election kahapon, wala pang nakikitang mga voting fraud ang Justice Department, pero sinabi ni Trump na gusto na niyang tapusin ang botohan. Nilinaw ng mga eksperto sa election law na tapos na nga ang botohan at ang nangyayari sa ngayon at patuloy since last night ay yung bilangan na lang. Kaya hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi o ano yung in-announce ni Trump na dadalhin niya sa Supreme Court ang usaping ito. Kayun pa man, yung bilangan o tabulation, hindi itigil yun hanggang sa matapos ang o hanggang sasabihin ng bawat estado kung hanggang kailan o kailan titigil o matatapos ang bilangan. Dahil nga pumasok lahat ng boto, so lahat ng absentee votes na postmark ng November 3rd, ano yun, eligible yun para bilangin at makasama sa bilang ng mga bumoto. Kaya hindi maaring sabihin ni Trump na tapusin na ang botohan. Dahil first of all, wala nang botohan, bilangan na lang ang nangyayari. Kaya kung itutuloy ni Trump ito, sinasabi ng ilang experts na hindi rin ito papansinin dahil wala namang weight yung pagsasampa ng kaso ni Trump sa Korte Suprema. Pero sinabi naman ni Joe Biden, yung challenger na ni Trump, na nakaanda pa rin siya at ang kanyang kampo na labanan yung kung ano man yung isasampa ni Trump. Dahil sa kagaya ng nabanggit natin, konti na lang yung iniintay ni Biden, 46 electoral votes na lang yung kakailanganin para siya na yung tanghaling bagong pangulo. Maaring si Trump, kung abutin niya at mamimit niya yung additional na 57 votes. So far, marami pa rin mga estado ang hindi pa nag-proclaim kung sino yung projected o kung sino yung nanalo sa kanilang state. Pero minamanmanan o minomonitor pa rin yung mga ilang swing states kagaya ng Pennsylvania, Georgia, tsaka yung Michigan. Dahil yun yung mga malalaking state na may malalaking electoral votes. Kapag nagkaroon na ng announcement at tapos na yung bilangan, doon pa lang talagang official na malalaman na tapos na yung bilangan, officially nakuha na nila yung bilang ng electoral votes. Meron ka bang idea, El, kung ilan yung inaasahan na mga mail votes na parating na or nabibilangin? May idea ka ba? Sa ngayon, wala. Kasi nga, marami na rin ang nabilang. So, konti na lang yung inaasahan natin na bibilang nila. It's not like kahapon, talagang dagsa. Iba yun. Pero iba. Since last night, talagang nung isara nila yung mga polling places, nag-start na rin yung bilangan ng mga kawani ng Board of Elections tsaka yung mga local officials. So, inaasahan na hindi na ganoon karami
At isa pa, ang hinahabol dito at kailangan makuha ng mga batak ng mga kandidato eh yung 270 electoral votes. Remember, kahit anong sa mga ulat natin, kahit anong dami o kahit gaano kataas yung popular vote na nakuha ng isang kandidato, pag ang electoral votes ay hindi mo na meet yung 270, hindi ka pa rin ang hindi pa rin ikaw ang ituturing na panalo. Ganun yung nangyari kasi kay Hillary Clinton at saka yung kay Trump last 2016 election. Akala ng lahat si Hillary na ang panalo dahil very popular siya. Talagang malaki na yung bilang ng votes sa kanya. Mm-hmm. Pero nung talagang itali at bilangin yung electoral votes, lumabas na panalo at sumobra pa sa 270 yung boto noon kay Trump. Kaya siya ang nanalo, hindi si Clinton. Alright. Saan ang gagaling naman, ano? May bala ko. Saan ang gagaling yung mga ugong-ugong na magkakaroon ng kaguluhan, may mga protestang magaganapin, you know? Parang, kamusta ang atmosphere ngayon dyan as we speak dyan sa Amerika? New Jersey, for that matter. Sa New Jersey, salamat naman at walang untoward incident na nangyari. Kalmado at tahimik lang talaga kahapon, buong araw. Kasi nag-roaring din kami. Kaya nakita namin na wala namang banta ng kaguluhan. Ano. Unlike sa ibang state, kagaya sa DC, dito sa New York, yung mga nabalitang tinakpan nila ng plywood, yung mga glass windows ng mga tindahan at ibang establishment. Kasi they're anticipating magkakaroon ng mga rallies, protesta, kung sino man yung mananalo. Alright. Pero so far, merong mga tao ngayon sa labas ng White House. Pero wala pa tayong naririnig na talagang nagkakagulo na. Full blast yung gulo. I think it's because wala pa kasing official na result, eleksyon. And besides, we're still expecting na magiging mapayapa naman. Sana. At civil sana yung mga tao. Alright. El, maraming salamat. Magmo-monitor din kami dito sa Pilipinas. Ingat kayo dyan. Salamat, Vic. Mula dito sa New Jersey, El Aguilar, Eagle News. We live in interesting times.